Patay sa pamamaril ang isang lalaking nagpapaligo lang ng aso sa Sagay City, Negros Occidental. Habang sa Sorsogon, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Nauwi sa madugong krimen ang sagutan ng magkapitbahay sa Sagay City. Alas 6:30 ng umaga kahapon, September 18, habang pinaliliguan ng 31-anyos na si Elias Hapon, ang alagang aso sa harap ng kanilang bahay sa Paraiso Housing, Barangay Paraiso. Bigla na lang lumapit ang kapitbahay na si Elias Hans at kinumpronta si Hapon. Sumagot naman daw ang biktima at tinanong kung ano ba ang problema. Pero hindi sumagot at bigla na lang umuwi si Hans. Maya-maya pa, muli siyang lumapit dalang isang improvised shotgun o sumpak sa kapinaputukan ng biktima. Napuruhan ang kaliwang dibdib niya dahilan ng mabilis na pagkasawi. Ang salarin, mabilis namang tumakas. Patuloy ang hot pursuit operation ng Sagay City Police. Sa Barangay Calpi, Bulan, Sorsogon, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa gilid ng daan pasado alas 4 ng hapon kahapon. May mga tama ng bala sa katawan ng biktima na kumpirmado na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan. Binalikan ng mga otoridad ang lugar kung saan nakita ang bangkay. Hindi na muna sila nagpaunlak ng panayam habang patuloy pa sa investigasyon. May person of interest na ang PNP sa pagpaslang sa konsehal ng Buluan, Maguindanao del Sur na si Muhammad Alamada, 54 anyos. Hindi umano politika, kung hindi personal grudge ang nakikitang motibo. Martes ng pagbabarili ng konsehal habang abala sa kanyang kainan sa barangay poblasyon. Nadala siya sa pagamutan pero idineklarang dead on arrival. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.